tandaan mo yan. Walang nag-umpisa na marunong na agad. Lahat yan hindi naman marunong. Sino bang marunong? Ako, hindi naman ako marunong nun eh. Kwento ko lang yung aking buhay, no? Yung hindi pa pala ako nagbabarko. Bali, ako nga pala. Bali, nagtrabaho pala ako sa Jollibee, mga idol. Pinanggalingan ko dati nung binata ako, galing ako sa Jollibee, sa Andok's Manok. Shout out sa Andok's Manok. Yan, nag-ihaw-ihaw ako dyan sa may Santa Cruz. Dyan ako nag-Andok's. Tapos, ano pa mga pinasok kong trabaho? Nag-gasoline boy ako, yan, sa Shell. Nag-delivery boy, yan. Yung mga pinasok kong trabaho. Habang nag-aaral ako nun. Bali, yung nakagraduate ako, meron na akong dalawang anak nun eh. Akala ko nga hindi na ako makagraduate dahil mahirap. Sipin nyo, meron akong dalawang anak. Nagtatrabaho ako, nag-aaral ako. Kasi medyo maaga akong nag-asawa. At the age of 20, yun, nag-asawa na ako. Pero hindi ko yung pinagsisihan, no. Dahil sabi ko, kaya ko to, tinasok ko to eh. Yun ang buhay ko. Hanggang sa nag-apply ako, hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral, nag-working student ako, medyo mahirap, nag-aaral, nag-aalaga ng bata, naglalaban ng lampin, yun o. Yun ang mga ginagawa ko dati. Hanggang sa yun nakatapos ako, nag-apply ako sa isang shipping company, dyan sa may bandang UN Avenue. Nag-exam ako nung pumasa naman ako, pero pinaasa lang ako. Madaling salita, hindi rin ako nakasakay. Year 2001. Ah, 2002, pumunta ako ng Singapore. Kasi may kapatid ako doon dati na nagtatrabaho sa Singapore. Nag-tour ako doon kasi may nagsabi sa akin doon na doon ka na lang mag-apply. Kasi sa Singapore, mas madali doon mag-direct hire ka. So, ginawa ko, pumunta ako ng Singapore. Dahil nga dito sa Pilipinas, yung time na yun, 2002, napakahirap sumumpa ng barko. Kung wala kang bakit, wala talaga. Mahirapan ka. Eh, wala naman akong bakit. Sariling kayod. Medyo mahirap talaga. Yung pagdating ko ng Singapore, nakitira ako doon sa utol ko. Bali, doon ako nag-stay. Bali, nagtatrabaho sa hospital. Ayun, inalam ko, pumunta ako. Kung may nakakaalam doon sa Laki Plaza, yun, madalas ako doon. Everyday ako doon. Kasi nandun nga doon yung mga shipping company dyan sa Singapore na naghahanap ng sakayan eh. Kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, parang ano yung kalaw, ang dating ang kalaw. Andun yung mga Singaporean na naghahanap ng mga sakay. Pero yung time na yun, may na-discover ako doon. Marami din pala doon, hindi talaga totoong SIMA. Kasi yung dati nung mga panahon na yun, hindi pa uso yung mga certificate. Nadalit salita, marami ko doon nakakilala. Hanggang sa nakahanap ako na ng kaibigan, kapitan, na Pilipino, matanda na yun. Tapos tinuro niya sa akin may hiring doon sa ganitong company. Di pinuntahan ko. Pagpunta ko doon sa may company, gulat yung Singaporean dahil tayo mga seaman, di ba? Tayo mga marino. Hindi pa tayo nakakasakay. Sandamakmak na training certificate ang hawak natin. Diba? Nagulat siya. Ang dami kong certificate eh. Dahil ayun yung mga pinakuha sa akin nung nakaraan na in-applyan ko na hindi naman nagkaigi. Pinaasa lang ako eh. So lahat ng mga certificate na yun hawak ko. Nagulat ngayon tong Singaporean. Sabi sa akin, sigurado ka ba na wala kang experience? Sabi ko, wala akong experience. Sabi niya, ang dami ko doon mga certificate na mga pang may experience na yun. Inanohan niya ako, inoferan niya ako. At ang malupit nito, ang offer sa akin, mabangis. Buson. Eh, hindi pa nga ako nakakita ng pintura ng barko, magbubuson ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ang kailangan ko lang is deck cadet. Sabi sa akin, wala daw deck cadet. Tapos, ito pa. Ang maganda dito, nakita niya, di ba, yung mga certificate ko. Tapos, meron doon sa may folder ko, meron doon certificate na galing ako ng Jollibee. Tapos meron pa ako ng certificate na galing ako sa restaurant. So ang ginawa nitong nag-interview sa akin, sabi sa akin gano'n, okay lang ba sa'yo na i-hire ka namin as a chef? Sabi ko, chef? Sabi ko, paano to? Eh syempre, may anak ako, dalawa, diba? Tapos gustong-gusto ko talaga makasampa na. Nagsabi ko, okay, chef, walang problema kasi may experience nga ako sa kusina. Kung compare mo sa pagbubuson, talagang wala akong alam doon. Eh kung sa kusina mo ko ilalag, kahit pa paano, eh makakapagluto ako. Ngayon nga lang, hindi ko lang din alam kung sino yung pakakainin ko, diba? So, ayun, nagano na ako, tinanggap ko. Hinanapan niya ako ng mga menu. So, tawag naman ako sa nanay ko. Sabi ko na sa nanay ko, nay, paano ba yung ganito, ganyan-ganyan? O di, sabi ng nanay ko, ganitong tawag dyan. O di, okay. Madalit salita, natanggap. Tanggap ako.
So naging chef ako ng barko. Hanggang sa yun, pinerform ko yun. Hindi naman ako ganong kagaling na kusinero. Pero kahit papano is, nagampanan ko yung aking trabaho sa loob ng 2 buwan. Pero mga idol, hindi ako pinauwi ha. Na ginampanan ko yung trabaho ko ng 2 months kasi yung barko na sinampahan ko na yon, pagkatapos ko kasi doon ng duty, ang ginagawa ko is umaakat ako sa bridge. Nag-aaral talaga ako. Pinag-aaralan ko kung ano yung mga sistema. Kahit ibang lahi. Kasi mag-isa lang akong Pilipino noon. Pinag-aaralan ko. Hanggang sa nakita ng kapitan ko na Croatian na, ba't ako umaakyat? Anong dahilan? So ang ginawa niya, kinausap niya ako. Tinanong niya ako bakit daw ako laging umaakat sa bridge. Imbis daw nagpapahinga ako, umaakat pa rin daw ako. Sayang daw yung oras ng rest ko. Sabi ko okay lang kasi nautical graduate ako eh. So kailangan ko mag-aral. So nagulat siya dahil bakit ako nasa kusina, di ba, nautical ako. Ang ginawa niya, tinuruan ako. Napakalaki ng pasasalamat ko dun sa tao na yan. Ibang lahi, tiga Croatian siya. Napakabait sa akin nun. Tinuruan niya ako mag-plating, mag-navigasyon, kung ano-ano about sa bridge. Hanggang sa, ang ginawa niya, imbis na AB ang i-hire nila, nag-hire sila ng kusinero. Bali, ayun ang pumalit sa akin. After 2 months, naging kong AB. Pero ang usapan namin nagipitan, dalawa kasing Croatian dun eh. Isang chief engineer at saka isang kapitan. Magkalahi yun, Croatian yun. Ang usapan namin, ipopromote ako ni Apa, pero pag nagluto, ako pa rin magluluto sa kanila. Sa kanilang dalawa. Kasi, nagustuhan yung luto ko eh. No? Bali, ayun ang deal namin. Pumayag ako doon. Hanggang sa pag-stay ako doon hanggang, bali tumagal ako doon ng 13 months. Yung unang-unang sakay ko mga idol, 13 months ang inabot ko noon sa bar. Muwi ako, yun. Tuloy-tuloy na yun. Hanggang naging ratings ako, AB. Yun ang buhay ko. Yung nag-uumpisa ako magbarko. So alam ko marami sa inyo na mas mahirap pa yung mga dinanas kesa sa akin. Kasi sa akin parang basic lang yun sa iba eh, di ba? Kaya ako, saludo ako dun sa mga idol natin dyan na talagang nagsusumikap din para makasampa ng barko. Lahat is gagawin, mapa-utility, ganyan, kung ano. Kasi ako dati, nag-a-apply ako sa mga company. Talagang pinaprank ako. Sir, wala talaga akong panlagay eh. Kasi dati uso yan. Alam natin yan. Sabi ko, wala akong panlagay, sir. Baka pwede kahit wala na lang ako ng sahod. Basta maka-experience lang ako, sir. Okay lang sa akin. Basta papakainin lang ako. Talagang nagaganyan ako dahil mahirap nga ang sakayan. Pero wala talaga. Yung iba talaga gusto may mga lagay. Wala naman akong pera. Saan ako maglalagay, di ba? Yan ang mahirap dun. So, sa mga idol natin na talagang puspusan talaga yung pag-a-apply. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Sabi ko sa inyo, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kung talaga may pangarap kayo, ituloy nyo yan. Ituloy nyo yung mga pangarap nyo. Huwag kayong susuko. Dahil, andyan si Lord eh, yung gagabayan tayo. Tsaka lahat ng ginagawa natin is, wala namang masama, di ba? Puro namang okay, kabutihan naman yun eh. Para sa pamilya natin. Basta tuloy-tuloy apply mo. Kahit ano, pasukin mo. Dahil pagdating mo sa barko, may magtuturo sa'yo. Tandaan mo yan. Wala nag-umpisa na marunong na agad. Lahat yan, hindi naman marunong. Sino bang marunong? Ako, hindi naman ako marunong nun eh. Natuto na lang ako dahil nag-aral na lang ako doon. So huwag ka maniniwala doon sa mga, naku, mahirap. Ganito, ganyan. Pag may tumanggap sa'yo, kahit wala nga experience, sunggaban mo. Sunggaban mo, idol. Sunggaban mo. Dahil ang experience, makukuha mo yan pag naku-onboard ka na. Sa 10 kasama mo, tandaan mo idol, sa 10 kasama mo, may isa pa rin mabait dyan. May isa pa rin mabait na handang tumulong sa'yo. Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. So, yun lang mga idol. O sana may napulot kayong aral, di ba? So, sa mga hindi pa naka-like and subscribe dito sa aking channel, please don't forget naman to like and subscribe para maging updated ka sa mga ginagawa kong mga video. So, itong channel na to is para to sa usapang barko, sa offshore, mga tips, mga minsan sa business yan, kung ano yung medyo may nakita ko, di share ko yan. Basta for sharing lang tayo, share lang tayo ng share, mga good vibes yan. So paano mga idol, hanggang sa susunod na vlog natin. Wala akong pinuntahan eh, nandito lang sa loob ng sasakyan. Medyo mahaba kasi. So yun na lang, hasta la vista at God bless sa inyong lahat. Salamat po.